Ba't ito lang niluto mo? Oh no! Tama, ayusin mo yung problema. Di ba hindi ko problema yon? Nakitira ka dito, di ba? Gusto namin maling. Siyempre, saan magbuto ka yan? Ano, pinatira ka na? Makain ka pa? Isang araw, napakahimbing ata ng tulog ko. Ang sarap kaya matulog sa ibang bahay. Alas 9 na nga pala ng umaga. Alas 9 na, oh. Tulog pa yung kasambahay natin. Nagod mo talaga? Ano, parang siya pa yung ano, ha? Siya pa yung amo. Wala pa magising ang amo kasi sa kasambahay. Kasi dapat anong oras na, meron na tayong kakainin, eh. Hoy! Kapal mong mukha mo, anong oras na? Kaya nga. Umising ka dyan. Nakagano na kami kung nakahiga pa dyan. Parang baliktad, ha? Ikaw yung amo, kami yung kakulay. Naka-aircon ka pa? Naka-aircon ka pa? Napasarap na itong lugmo dito. Sarap naman maging kasambahay. Di ba kasambahay ka lang? Oo. Anong oras na? Alas 9, na di pa kami nakain. Sorry naman kasi kala ko mukha kayong katulog. Parang yung grabe naman, ginising ako sa pagkakahimbing ko. Alam ko naman obligasyon ko, kaso ang sarap matulog dito kasi may aircon. Agad na nga pala ako naghilamos. Wisik-wisik lang daw kasi nagtitipid sila sa tubig. Good morning nga pala sa mga kamatsunuring ko. Pagtingin ko sa rice cooker, wala nga palang bahaw. Tapos yung rep, walang kalaman-laman. Ang hirap talaga mamasukan bilang DH. Ano to, may rep tapos walang laman? Tapos yung kawali, hindi pa hugas. Pidog, sino ba yan? Walang laman yung rep nyo. Ano lulutuin ko? Ba't ka na problema yun? Pati ba naman yun para maahin ko pa? Bahala ka dyan. Oh no! Diba wala naman laman yung rep nyo? Anong lulutuin ko? Diba kasambahay ka? Oo. Dapat alam mo kung anong laman ng rep, pinakita ka. Wala. O wala diba? O ito 10 piso. Ang gagawin ko dyan? Pagkasahin mo. Grabe naman. O diba kasambahay ka? Oo. Nakatira ka sa amin. Oo. Tinanggap ka namin. Oo. Obligasyon mo kami pakainin ngayon. Ganun ba yun? Oo. Hindi ata trabaho ang napasukan ko. Magpapakain pala ako ng malakas pa sa akin. Pero saan kaya makakarating ang 10 piso? Pumunta na nga pala ako sa pinakamalapit na tindahan. Imagine, 10 piso. Wow! Buti na lang may naiipit pa akong 500 pesos. Kasya na siguro to. Agad na nga pala akong bumili ng kakailanganin ko. Itlog at hotdog lang sapat na. Naway mabusog ko ang mga alaga ko. Matagal na nga pala ako namamasukan bilang yayo. Big shoutout pala kay Kuya Tour Guide. Bumili na rin pala ako ng kanin. Tama na siguro ang 80 pesos. Isasangag ko na lang to pagdating sa bahay. Kumpleto na kaya ang pinamili ko. Nakauwi na nga pala ako sa mga amo ko. Hindi, kasi eto na, oh. Bayobo, eto na yung pinabili nyo. Yung 10 peso nyo, pinaggasya ko na lang. Ano gagawin namin dyan? Ano ba maglaro po niyan? Ba ako pa rin? Aba, kaya ka nga kasambahay, diba? Bibili ka. Tama. Kaya pagluluto mo. Ano, kami pa rin? Bilisan mo, nagtatrabaho ko. Bilisan mo. Mapapakamot ka na lang talaga sa hindi makate. Tapos nagulat ako sa kulay ng gasol nila Kuya Dugs. Sabi ko na, Barney, hinugasan ko nga muna pala ang hotdog. Hiniwa-hiwa ko na rin. Mas maganda kasi may hiwa para may design. Tapos nagsalang na rin pala ako ng itlog. Chinese getup nga pala ang gusto kong luto sa itlog. Hindi nga pala ako takot sa mantika. Ayaw ko na lang talaga ipahalata. Pero tatlo lang pala kami sa bahay. Napadami ata ang nabili ko at naluto. Sinalang ko na rin pala tong hotdog na paborito ni Kuya Dugs. Hindi ko alam bakit mahilig siya dito. Naghahanap nga pala ako ng sangkalan. Kaso napakaraming gamit dito pero wala man lang ako makita. As in, wala talaga. Kaya sa tiles na lang ako naghiwa. Luto na nga pala ang hotdog ko. Maya-maya lang kakain na kami. Tuwang-tuwa nga pala dito si Kuya Dugs. Si Boy Ubo naman inubuhan pa yung niluto kong itlog. Ba't ito lang niluto mo? Asa na ano? Itlog tsaka hotdog? So na dito ko maling. Inubo na nga siya. Diba maling? Pang mayaman ang maling, mayaman kami diba? Mayaman. Asa na ano maling? 10 piso lang binigay niyo. Naghahanap pa kayo ng maling? O problema ko ba yun? Nakitira ka dito, di ba? Gusto namin maling. Siyempre, saan magbuto ka yan? Ano, pinatira ka na? Makain ka pa? Grabe talaga tong mga amo ko. Parang gusto ko nang maghanap ng ibang trabaho. Kung hindi lang sila mataas magpasahod, hindi na ako papasok. Ako nga muna pala mag-aabono ng ulam namin. Medyo mahal na rin pala ang maling. Bumili na rin pala ako ng ekstrang kanin. Baka kasi kulangin. Shoutout nga pala kay nanay. Sana naman matuwa na sila dito. Agad ko na nga palang sinala. Madali lang naman maluto to. Nagisa na rin pala ako ng bawang. Siyempre, sasangag natin yung kanin. Yun kasi ang masarap sa bahaw. Nagtimpla na rin pala ako ng paborito kong kape. Kay Kuya Dugs naman ay gatas. Kay Boy Ubo naman ay Milo. Agad ko na nga itong binigay kay Kuya Dugs. Tapos binigyan ko na rin Milo. Si Boy Ubo. Mainit! Malamig ang gusto ko, di ba? Luto na nga pala ang lahat. Tapos nagbigay nga pala si Mars ng tinapay. Opening daw kasi ng Alphamart kaya buy one take one. Maraming salamat, sis! Wow! Thank you, Boy Machonori, kasi pregatama kami. Lalo na favorite kong hotdog! Woo! Thank you, Kuya Dugs! Sandali! Akala mo kami lang dalawa? Bakit? Meron pa kayo kasama? Abang malamang! Hindi naman kami lang dalawa sa bahay dito, di ba? Kahit ka, nanamagin ko lang. Tara.
Kaya pala pinasobra nila yung binili ko. Dumating kasi yung mga kamag-anak nila galing Canada. Pero okay lang kasi ang pupogi nila. Ewan ko na nga lang dito, Char. Ang pangalan nga pala niya ay skincare. O diba ang cute? Eto naman pala si Boy Susie. Grabe ang pogi. Nagsimula na nga pala kaming kumain. Tapos binigyan ko nga pala ng plato si Ichan Bunggan. Hindi ko alam kung matutuwa o magagalit ba siya sa akin. Ang hirap siguro mamasukan sa totoong buhay. Kasi ang dami mong aasikasuin bukod sa sarili mo. Pero ayos lang kasi nabusog ko sila. Hindi ko nga lang alam kung okay lang siya. Tapos na nga pala silang kumain kaya kumain na rin ako. Ganun naman siguro ang yayo, diba? Huli kumakain pagkatapos ng mga amo nila. At syempre hindi mawawala ang hugasan. Umalis na rin pala yung mga pinsan nilang galing Canada. Maraming salamat sa pagpunta ha. So ano pang magagawa ko? Ako na rin naghugas. Kasambahay nga, diba? Kinuha ko na nga pala yung bag ko. Hindi na kasi ako makatiis sa kanila. Makakahanap pa naman siguro ako na much better na trabaho. Hindi na nga pala magbabago ang isip ko. Bigla nga palang lumabas si Kuya Dugs at si Boy Ubo. Ano, di ba paantayin? Di ba paantayin? Na ano? Palayasin kita. Alam mo kasi, pero ginawa sa kanya, kaya lang malala ang ubo mo. Alam mo, mag-uusa ka ng umalis. Kaya naman naman mabuhay ng wala pa. Woo! Saka na. Alis na talaga ako. Ay, go! Go! Huwag kayong mag-alala, hindi na ako babalik dyan. Paano guys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood. Paalam!